Ang mga aso ang tinawag na man's best friends dahil sa kanilang loyalty o katapatan sa amo. Ayon sa American Kennel Club, merong 199 breed ng aso sa mundo na pwede mong pagpilian mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Pero marahil ay nagtataka ka kung ano kaya ang itsura ng mga aso na to pag pinaghalo-halo. Ano kaya ang anak ng Pomeranian at Siberian Husky? Cute kaya ang anak ng German Shepherd at Chow Chow? At ano kaya ang tawag sa anak ng Pitbull at Shih Tzu? Yan ang inyong matutunghayan for today's episode. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Number 20, Cane Corso Pitbull. Ito ang anak ng pinaghalong babaeng Cane Corso at lalaking Pitbull. Sa pagbibreed ng aso, dapat mas maliit ang lalaki para hindi mahirapan ang babaeng aso sa panganganak. Ayon sa nakapag-alaga ng mixed breed na to, ito raw ay matapang na aso lalo na sa ibang tao na makakasalubong nito. Dahil sa laki at lakas ng kanilang pangangatawan, madalas itong gamitin bilang slay dog. Number 9, Pomsky. Ito ang crossbreed ng pinagsamang Siberian Husky at Pomeranian. Nakilala ang aso na to dahil sa pagiging photogenic at madalas makita sa social media dahil sa aking kakyutan. Maganda itong gawing alaga sapagkat nakuha nito ang ugali ng Pomeranian bilang watchdog at trainable dahil sa lahing husky. Yun nga lang, hindi ito recommended sa bahay na may mga bata dahil kilala itong may mood swings at mainitin ang ulo. Number 18, Shepherd Chow. Pinaghalong Chow Chow at German Shepherd. Meron itong brown eyes, mahabang buntot at tila nakatayong tenga. Maganda itong gawing bantay sa bahay pagkat malalakas ang pakiramdam ng mga to. Hindi sila pala tahol, ngunit umaalerto kapag may paparating na hindi nila kilala. Mabait at palakaibigan ang mga Shepherd Chow at malapit sila sa bata. Energetic pa kaya masarap itong kalaro buong araw. Number 17, Bull Pug. Ito ang pinaghalong French Bulldog at Pug. Ang mukha nito ay parabang malungkot dahil sa kalubot na forma na nakuha nila sa Bulldog. Mapagmahal at malambing ang mga Bull Pug kaya bagay itong gawing pet lalo na ng mga bata. Mahaba din ang kanilang buhay na umaabot ng 16 years. Number 16, Labradoodle. Yan ang pinaghalong Labrador Retriever at Poodle. Ayon sa American Kennel Club, ito ang pinakaunang hybrid ng aso na kinilala ng kanilang grupo noong 1960s. Simula noon, sumikat na ang breed na to at marahil ang pinakasikat na hybrid sa ating listahan. Maganda silang gawing pet dahil mapagmahal ito at malambing sa kanilang amo. Yun nga lang, energetic ang mga Labradoodle kaya make sure na may oras ka para igala ito sa labas. Number 15, Chusky. Ito ay crossbreed ng Chow Chow at Husky. May kabigatan ang aso na to na kayang tumimbang ng 40 kilos. Maamo ang lahi nito, ngunit may angking kakulitan kaya nangangailangan sila ng puspusang training upang matuto. Maliban sa Chusky, pwede mo rin itong tawaging Husky Chow at Chowski. Mahaba din ang buhay nito na kayang umabot ng 20 years. Number 14, Guberian. Ito ang pinaghalong Golden Retriever at Siberian Husky. Sa kapal ng kanilang balahibo, kailangan nila ang tirahan na malamig sa pakiramdam. Matalino at sociable na uri ng aso ang mga to. Kung nais mo mag-alaga nito, dapat ay mahaba ang iyong pasensya. Natututo lang kasi ito sa tuwing malumanay ang nagsasalita at paulit-ulit na command. In fact, ayaw nga nitong humarap sa taong palaging mainit ang ulo o nakasigaw. Number 13, Cocker Pay. Ito ang pinagsamang Cocker Spaniel at Shar Pei Dog. Mabilis mo silang maikilala dahil sa bukod na cute, mukha pa silang pitbull. Palakaibigan at hindi agresibo ang aso na to, kaya mabenta ito sa mga naghahanap ng family dog.
Kung hanap mo ang aso na mahaba ang energy at hindi mahilig makipagkulitan, eto ang aso na bagay sa'yo. Makapal ang kanilang balahibo, kaya make sure na palagi itong malinis at nakasuklay. Number 12, Schnoodel. Eto ang pinaghalong Schnauzer at Poodle. Dahil sa ang Poodle at Schnauzer ay magaling na watchdog, ang Schnoodle ay recommended sa mga tao na naghahanap ng tigabantay ng bahay. Napaka-cute ng mga Schnoodle at kung di sila gagalaw, akalain mong sila ay stuffed toys. Kung makakakita ka ng Schnoodle, mabilis kang mapapamahal sa kanila dahil sa kanilang masiyahin at matalinong karakter. Number 11, Moloso Presa Mayo. Ito ang breed ng Bull Terrier, Presa Canario at American Bully na pinagsama-sama. Malakas at matipuno ang mga aso na to, kaya mahirap paniwalaan na isa pala itong domesticated dog. Madalas na ginagamit sila bilang security dogs at nangangailangan ng tamang training. Hindi pinapayo na alagaan ito sa bahay dahil na din sa kanilang bangis na kapag napabayaan ay pwedeng makapanakit ng ibang tao. Number 10, Pitski. Ito ang pinaghalong Pitbull at Siberian Husky. Unti-unti nang sumisikat ang crossbreed na to dahil may kita sa kanila ang katapangan ng pitbull at katigasan ng ulo ng mga husky. Pag ito ang inyong aso, humanda ka ng mapago dahil sa walang sawa nitong kakulitan. Sa ating list, ito ang pinakamalakas kumahol at nakuha nila yan sa lahi ng mga husky. Overall, ito ang aso na siguradong kaaaliwan mong kalaro sa labas ng bahay. Number 9, Labski. Mix ito ng Labrador Retriever at Husky. Matalino ang aso na to na nakuha nila sa side ng Labrador Retriever. Charming at guwapo ang mga aso na to dahil yan sa lahi nilang Husky. Mahilig itong lumapit at magpayakap sa tao, kaya perfect ito sa dog owner na may malaking pamilya. Bagay din ito sa mga pet owner na mahilig sa outdoor activities gaya ng hiking at water activities. Number 8, Kakapo. Ito ang anak ng pinagsamang Cocker Spaniel at Poodle. Sa ating list, pinakamarami ang Poodle mix dahil sa dali nilang i-mix and match sa ibang lahi ng aso. Isa na dyan sa pinakamaganda ay ang Kakapo. Kahit maliit, energetic ito kaya masarap kalaro ng mga bata. Bagay din ito sa mga bagong dog owner dahil hindi ito pihikan sa pagkain at hindi pa sakitin. Number 7, Biglier. Nagmula sa Australia, ang breed ng aso na to ay pinagsamang Beagle at King Charles Spaniel. Patok ito sa mga dog owner dahil ito ay matatawag na independent dog at hindi nangangailangan ng maraming atensyon digay ng ibang aso. Palagi itong kalmado at relax, parehong ugali na nakuha nila sa Beagle at King Charles Spaniel. Number 6, Papitis. Ito na ata ang pinaka-cute sa ating listahan. Pinaghalo itong Papillon at Maltese. Tinawag itong toy dog dahil sa mukha silang stuffed toys at friendly pa ito sa mga bata. Dahil sila ay mga toy dogs, mahilig itong magpakarga sa kanilang amo, lalo na ang magpahimas. Ito ang dog breed na hindi mo dapat iniiwan palagi dahil may tendency silang ma-stress sa tuwing nag-iisa. Number 5, Pitbull and Shih Tzu. Sino mag-aakala na may aso pala na pinagsamang Pitbull at Shih Tzu? Nagaganap lamang ang crossbreed ng Pitbull at Shih Tzu sa paraan ng artificial insemination. Babaeng Pitbull ang nagbubuntis. Ayon sa Google search, wala pang opisyal na tawag sa crossbreed ng Pitbull at Shih Tzu. For me, pwedeng itawag dito ang Pitshu kesa sa bullshit. Number 4, Chihuahua at Great Dane. Gaya ng Pitbull at Shih Tzu, babaeng Great Dane ang magbubuntis sa anak ng lalaking Chihuahua. Ang hirap din paniwalaan na pwede palang magkaanak ang Great Dane at Chihuahua. But now, eto sa video ang patunay na walang imposible pagdating sa crossbreeding ng aso. Number 3, Shorty. Ito ang pinaghalong breed ng Rottweiler at German Shepherd. Kung nahihirapan kang mamili kung alin sa dalawang breed ang gusto mo, Shorty ang aso para sa'yo.
May kalakihan ang katawan ng aso na to, kaya madalas na nag-aalaga rito ay mga owner na naghahanap ng guard dog. Siguradong walang magnanakaw ang makakapasok sa inyo kung shoti ang tagabantay. Number 2, Rotterman. Ito ang pinagsamang Doberman at Rottweiler. Halos walang pinagkaiba ang color pattern ng crossbreed na to, ngunit mapapansin mo sa kanilang body figure na pinagsamang Doberman at Rottweiler. Mahaba ang binti nito gaya ng Doberman, ngunit makapal at mamuscle gaya ng Rottweiler. Ang uso nito ay mukhang perfect mix ng dalawang breed ng aso. Number 1, Musty Bull. Last sa ating list ay ang pinaghalong English Mastiff at Pitbull. Ito ang most banned dog breed sa ating list, kaya hindi ka basta-basta makakita nito sa mga pet shop. Malaki ang aso na to na kayang tumangkad ng 4 na talampakan at bigat na 45 kilos. Sa tapang nito, maski mga leon ay kaya nilang talunin. Alin sa mga crossbreed na to ang pinaka na-enjoy mong panuurin? Let me know in the comment section. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Rian Godofredo, Mascot, Kent G. Pabilona, Gina Mercado, Jacob Dolfo, JV Media, Justin Benico, at Alden Kent Falsario. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!